bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Sadyang palalim na nga ang mga paksang ating tinatalakay. Pagkatapos ng Daniel, mag-apokalipsis naman tayo. Talakayin natin ang pitong iglesia. Ito'y siguradong magpapatibay pa ng relasyon natin sa ating Panginoon. Samahan niyo pa rin kami. Ako si Ann Villar, at kasama pa rin natin ang ating kabataang pastor, Pastor Brian Tolentino. Tama yan, ano? May pag-uusapan tayo tungkol sa Apokalipsis. At binabati po natin ang lahat po ng nanonood, nakikinig sa ating pong tinatalakay na ito. Ano ba ang Apokalipsis at ano ba maitutulong nito sa atin? At napaka-exciting ng lahat ng ating pag-aaralan ngayon. Tama ka dyan, Kuya Brian. Parang hindi nawawala yung excitement sa atin, no? Kahit tayo naghahatid sa kanila ng mga bagay na kailangan natin pag-usapan tungkol sa Biblia. Pagkatapos ng mga tinalakay natin sa Daniel o paghuhukom, nasa Apokalipsis naman tayo. Ano naman po yung mahalaga dun sa bahagi ng Biblia na yun? Ayan, kagaya ng lumang tipan, hindi pwede ang lumang tipan nang wala ang bagong tipan. At hindi rin pwede ang bagong tipan nang wala ang lumang tipan. Ganun din ang Daniel. Kung wala ang Apokalipsis, hindi natin siya maintindihan. At kung wala rin ang Daniel, hindi rin maintindihan ang Apokalipsis. Kaya napakagandang pag-aaral nito. Ayan, tama ka dyan, Kuya Bri. Kaya mga kaibigan, bubuksan na naman natin ang panibagong isang aklat sa loob ng Biblia. Kaya sama-sama natin itong pag-aralan. Dito lamang sa programang inyong mamahalin, Clear Messages, The Great Hope. Ngayon, Ann, ay mananalangin tayo sa ating Panginoon sapagkat kailangan natin ang dagdag na spirito sa pag-aaral ng propesiya. Tayo po ay umuko sa isang panalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, samantalang aming pong pag-aaralan, ang aklat ng Apokalipsis, sinihiling po namin, Panginoon, na maging malinaw sa amin ang iyong mga kapahayagan, ang iyong pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang pagkakataon na ibinigay sa amin upang mahayag kayo, lalo't higit sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan, Kuya Brian, nung napakinggan ko pa lang yung paksa natin na pitong iglesia. Ang alam ko kasi yung iglesia, yun lang yung mga sinisimbahan, ayun yung pinakaalam ko. Pero ano yung pitong iglesia na banggit sa Apokalipsis? Ayan. Unahin ko sigurong pag-aralan natin yung salitang Apokalipsis. Ano ba itong Apokalipsis? Buklatin natin at alamin kung ano ang ibig sabihin ng Apokalipsis. Basahin natin sa Apokalipsis 1:1. At ipapaliwanag ko muna kung bakit ito tinawag na Apokalipsis. Sige. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay at nararapat na mangyayaring madali at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan. Ayan, ang ibig sabihin ng Apokalipsis, apo means ito'y ipinadadala. Kaya apostol ay mga ipinadala. Ayan, ang apokaliptiko o Apokalipsis ay isang Griyegong pagsasalita na ito'y ipinadala upang magbigay ng kaalaman o sasabihin na natin na ipinahayag ang isang bagay na dating nakatago. Aba, Kuya Bri, parang kakaiba to sa mga ibang aklat sa Biblia dahil dito sa umpisa pa lang, pinaliwanag kumpara sa antong libro na to, hindi katulad sa iba na wala namang gantong klaseng bahagi. Totoo yan. Ang sabi dito, ito'y Apokalipsis ni Hesukristo. Ibig sabihin, hindi ito kapahayagan ng kung sino-sino lang, kundi kapahayagan ito ng Panginoon Hesukristo. Kaya pwede rin nating ituring itong pahayag o revelation ng ang salitang Apokalipsis na ibinigay ng Diyos sa kanya, kanino ito, kay Juan, sa Panginoon Hesukristo upang ipahayag sa kanyang mga alipin at walang iba kundi ang mga Kristiyanong alipin. At sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat ng mangyaring madali. So, ibig sabihin, ang aklat na ito ay hindi aklat ng mga pangyayari, kundi aklat ng mga mangyayari sa iglesia. At ito ay ibinigay bilang encouragement para hindi manlupaypay ang bayan ng Diyos. Alam naman natin na nang isinulat itong Apokalipsis na ito ay around 90 AD.
sa pamamagitan ni Juan na Revelador. Alam mo ang karanasan ni Juan, pagkatapos an na i-persecute o usigin ang 12 apostol, ang kahuli-huli ang apostol na inusig ay walang iba kundi si Juan na tagapagpahayag o Revelador. Alam mo, si Juan ay pinarusahan din siya ng kamatayan. Siya ay inilubog sa kumukulong mantika. Pero alam mo kung ano nangyari sa kanya? Lumangoy lang siya sa mantika at walang nangyari kahit ano sa kanya. Kagaya din ang nangyari kay Mesak, Sadrak at Abednego. Kaya ang ginawa sa kanya bilang kaparusahan ay siya itinapon o in exile sa island ng Patmos. Doon siya naglagi sa Patmos Island at doon sa kanyang katandaan ay naka-receive siya ng isang vision o pangitain na ipinakita sa kanyang Panginoon ang lahat ng mga mangyayari sa bayan ng Diyos at sa buong mundo bago siya dumating. Okay, pero tama ba yung pagkakaintindi ko? Yung mga nakaraan nating pag-aaral na tungkol sa Daniel, natupad na talaga yung mga propesiya dahil nakita na nga natin sa libro na talagang may mga bansang ganun yung naranasan. Itong sa Apokalipsis, malaki ba yung pagkakataon na merong mga bagay na nakasulat dito na maaari palang mangyari sa panahon natin ngayon? Totoo yun. Bagaman hindi ko na buklat sa iyo ang Daniel 9, Daniel G's 11 at 12, unti-unti din natin itong babalikan sapagkat ilan sa mga hindi pa nga nangatutupad ay nasa G's 11 at 12. Na ngayon ay unti-unti nating bubuklatin sa Apokalipsis. Ang pagkakaganda ng Apokalipsis ay ipinapaliwanag niyang mas maliwanag ang nangyayari sa Daniel. At kung matatandaan mo, di ba, sa pag-aaral natin, merong isang aklat na tinakpan o sinarhan na ang sabi ay hindi ipapahayag hanggang sa huling araw. At ito yung ilan sa mga kapahayagan ng ninanais ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Ituloy natin ang kagandahan ng pagbabasa ng patotoong ito sa 2 at 3. Na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. 3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ayan, Ana, no? At sa lahat ng atin po mga tagapakinig, ang sabi po, mapalad ang bumabasa at ano at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Kaya sa kalapitan po ng panahon, ang napakalapit ng pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, isang malaking pagiging mapalad ang basahin nito, subaybayan at alamin ang bawat pahina nito imbis na katakutan. Hindi ka ba nakakadama dati, Ana, pagka narinig mo itong salitang Apokalipsis, ay nakakatakot siya? Ano, Kuya Bray, kasi ayan yung pinakadulong bahagi ng Biblia. Saka nung, kahit nung maliit pa lang ako, ayan yung pinakakinakatakutan kong bahagi ng Biblia. Ganon din ang ibang mga tao sa buong mundo. Ang lagi nilang naiisip ay ang katapusan ng mundo, ang mga hayop na nababanggit at mga halimaw na binibigay nito. Alam mo ba, Ana, sa buong Biblia, dito sa New Testament, ay 30 beses lang binanggit ang salitang tupa o lamb. At kung aalamin natin, sa John chapter 1 verse 29, ang lamb na binabanggit ay ang ating Panginoong Kristo, tupa. Sabi, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang ibig sabihin pala ng tupa dito sa New Testament ay si Kristo. Pero alam mo ba na 29 ang 29 na pagkakataong binanggit ito ay nandito sa Apokalipsis. So almost the whole New Testament, dito lang binabanggit ang tupa. At ang tupang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya ibig sabihin, Ann, ang sentrong focus ng Apokalipsis ay ang tupa, ang lamb, si Kristo. Kaya dapat pagtuunan natin ang pansin sapagkat this is the most Christ-centered book sa buong New Testament. O yun pala, Kuya Bray, hindi lang yun yung tatatak sa isip na hindi pinaka nakakatakot, pinaka Christ-centered na part ng Biblia. Yes, lalo na ang napakalapit ng pagdating ng Panginoon. At pakinggan mo kung anong ano ang intensyon ng Panginoon, bakit niya ito ibinigay sa 1 sa talatang 4. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ng sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan. Ayan. Si Juan
ay isang matandang apostol. At itong mga sulat na ito o pahayagan na ito, kapahayagan na ito ng Panginoon Jesucristo ay ibinigay kay Juan upang ibigay sa lahat ng mga iglesia o sa pitong iglesia. Ibig sabihin ng iglesia na ito, not necessarily na isang church lang. Pag sinabing iglesia noon ay either grupo ng mga iglesia o distrito o pulutong ng mga iglesia na nasa Asia. At nahati ito sa pito sa ating pag-aaral. Yeah, pero meron pang pagkakaiba yung mga pitong iglesia na yun? Malaki ang mga giging pagkakaiba. Ang unang tanong muna natin, paano kaya ito ipinarating? Alam mo noon, uso yung tinatawag na circular. Sa atin kasi ngayon, pag sinabi nating circular, ibibigay mo yung memorandum, pagkatapos ay ipo-photocopy mo, tapos ibibigay mo sa lahat. Hindi ganun ang sistema ng circular noon. Ang sistema ng circular noon, isusulat mo, tapos ibibigay mo sa isang tao. Pagkatapos na ibigay sa isang tao, isusulat muna nung tao na yon sa kanyang sarili, tapos ipapasa niya naman sa susunod na iglesia. Hanggang sa ito'y makaikot sa lahat ng iglesia. Ganun ang ibig sabihin ng circular. Ibig sabihin ng circular ay circulate to circulate. So, umiikot ito bago makarating sa original na pinanggalingan ito. Nakopya na nila ito. So, ito yung pitong iglesia na pinaroonan ng sulat sa talatang 11. At 4, pakibasa muna. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia, biyaya ng sumainyo nawa. Ayan. Ito ang gusto kong pagtuunan, kasi nakatuon ang Panginoon sa biyaya. Biyaya. Kung papansinin mo sa huling pahinaan ng Apokalipsis 22 sa talatang 21, ito din ang ibinibigay ng Panginoon na pag-asa sa atin. Okay? Sa Apokalipsis 22 sa talatang 21. Pakinggan mo an. Ang biyaya ng Panginoong Hesus ay mapa sa mga banal nawa. So, mula sa pasimula, biyaya ang binabanggit hanggang sa katapusan ay biyaya. Ang tawag natin dito ay prelude at saka postlude. Ayan. Ito'y mga ilang mga pananalita na nagbibigay sa atin ng tinapay o yung bang sandwich na nagpasimula sa biyaya, matatapos sa biyaya. Kaya huwag tayong matakot kapag ko tayo nag-aaral ng Biblia. Ito po'y very grace-centered. Hindi lang Christ-centered, kundi grace-centered. Ngayon, pumunta na tayo sa pitong iglesyang pinagkalooban ng mga salitang ito, sa verse 11. Na nagsasabi, ang iyong nakita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa pitong iglesia, sa Efeso, at sa Smyrna, at sa Pergamo, at sa Thyatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. So, ito yung pitong mga iglesyang pinagkaloob. Alam mo, tinanggap ito ni Apostol na Juan sa araw ng Panginoon, sa araw ng Sabado, pakibasa sa talatang 10. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang pakakak. So, ang sabi dito, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. So, alam naman natin sa Marcos 2 sa talatang 28 o 27 na ang Panginoon din naman ay Panginoon ng araw ng Sabat. So, ibig sabihin, ang Panginoon, ang kanyang araw ay Sabat. So, ang araw ng Panginoon na nasa espiritu siya ay araw ng Sabat na ipagkaloob ito. Bakit? Sapagkat gusto makarating ng Panginoon sa lahat ng iglesia na ito'y kapahingahan para sa kanila ang lahat ng mga pahinang mababasa rito. So, pansinin mo ang pinakamotibo ng pagbibigay ng letter na ito sa verse 17. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Ayan, kasi nung makita ng ni Juan ang Panginoon Jesucristo, nakita niya itong lumalagablab. Nakita niya ito na ang kanyang paa, ang kanyang kasuotan ay napakaliwanag, may bigkis sa kanyang dibdib, sa ulo ay buhok na mapuputing, parang balahibong mapuputi, kagaya ng tupa, niyebe at iba't ibang mga simbolo na napakatindi at
Nahiya siya dito, nakita niya ang kanyang sariling napakalayo, kaya siya'y nasubasob na waring patay. At hinawakan siya ng Panginoon Jesucristo, paghawak sa kanya, sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot. So ang pinaka-central motive ng Panginoon ay bigyan siya ng comfort. At ganun din ang lahat ng bumabasa nito, na bigyan ng comfort. Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Hindi niya sinasabihan dito yung start and beginning. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, I hold the keys of time. Ibig sabihin, all throughout history, I am there. Nandyan ako, mula sa pasimula hanggang sa wakas, hindi kita pababayaan. Kagaya ng sinabi niya sa Mateo 28, ang talatay 20, na ako'y sasa inyong palagi kahit hanggang sa katapus-tapusan ng sanlibutan. Ito ay parang bilang encouragement sa kanyang mga iglesia o sa lahat ng bayang sumasamba sa kanya. Ngayon, pupunta na tayo sa unang pinagbigyan ng sulat. Walang iba kundi sa talatang 20. Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng pitong kandelerong ginto, ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. So, tinuturing ng Panginoon na ang pitong iglesyang ito o pulutong ng mga iglesia ay ang kandelero ng Panginoon. Samantalang ang pitong bituin na hawak niya sa kanyang kamay, ibig sabihin under his control, ay ang pitong mensahero o mensahe o messages. Ang tanong, ano ba ang mensahe ng Panginoon? Anong pitong mensahe ang binibigay ng Panginoon sa pitong iglesia na nag-i-exist noong unang panahon? Kasi meron po itong dual representation. Ang kaganapan po nito noong unang panahon, sa panahon ni Juan, at ang kaganapan nito sa mga huling araw na mga panahon. At may mensahe ang Panginoon sa bawat baitang o sa bawat cluster ng mga panahon ng iglesia na nag-exist tayo. At ito ay mapapasimulan natin sa talatang 2 verse 1. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin na kaniyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng pitong kaldelerong ginto. 2. Nalalaman ko... Ito na yung mensahe. Ito na yung pag sinabi nating anghel ay mensahero. At walang mensaherong walang mensahe. At ito yung mensahe ng anghel. Alam mo, ang interpretasyon dito sa, alam mo, hindi pwedeng iliteral lagi. Ang propesya hindi pwedeng iliteral, di ba? So, ang anghel na binabanggit dito ay mensahero. At ang mensahero ay hindi basta-basta ang anghel, kundi ang mga ginagamit ng Panginoon na mga preachers at mga tagapangaral. At ito lagi ang ipinangangaral sa panahong ito. Kasi tingnan natin na yung pitong iglesia ay hindi lamang basta pitong iglesia na literal, kundi ito'y pitong iglesia na nagre-represent sa pitong bahagi ng Kristyanismo o pitong mga panahon ng Kristiyano. At ito yung unang mensahe sa unang panahong Kristiyano sa Efeso. Basa sa talatang 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon. Mm-hmm. At nasumpungan mo silang pawang bulaan. So, hanga o merong appreciation ang Panginoon sa Efeso. Bakit? Sapagkat ang sabi, ikaw, alam ko ang iyong gawa. Napakaganda, nababasa ng Panginoon ang kanilang mga gawa. Ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. At ang sabi dito, may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Alam mo, ang Efeso ay inappreciate ng Panginoon at ito ay nagre-representa sa unang bahagi ng panahon ng Kristiyano. Mula nang ang Panginoon Jesucristo ay umalis nung AD nung ang Panginoon Jesucristo ay pumunta sa langit hanggang sa buong century na yon ay
nagtapat ang mga apostol ng Panginoon Jesucristo. Walang isa sino man sa kanila na tumalikod sa Panginoon. So, halos lahat ng mga Kristiyano noon ay tapat at kaya nga nakarating ang pabalita sa halos sa buong munduan. Pero ito ay 100, almost the first 100 century lang nangyari. Pero meron siyang kakaibang rebuke. Alam mo naman ang relihiyon, tapat lang ang una, pangalawang henerasyon, medyo nanlalamig na. Sa pangatlong henerasyon ay totally nagbabackslide na, di ba? Ganito ang nangyari noon. Nagtapat ang mga apostol, pero pagdating sa ikatlo na henerasyon, medyo pinanghinaan sila. Kaya ang sabi ng Panginoon, dahil sa isang century, eh may tatlong henerasyong umaabot, di ba? Pakinggan natin sa talatang 4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Tuloy. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aadisin ko ang iyong kaldelero sa kaniyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Alam mo noon, nung unang mga panahon, para mabigyan lang nila ng lugod, lalo't higit yung mga babaeng balo na wala ng asawa at walang hanap buhay, ay nagsasama-sama sila na ang lahat ng kanilang mga pag-aari ay pinagsasama-sama nila at nabubuhay silang sama-sama ang unang mga Kristiyano. Pero alam mo kung ano nangyari, nung sumunod na ng mga henerasyon ay nawala na ang tradisyong ito at nawala na sila ng pag-ibig. Ang mga mahihirap ay hindi na nila naaabot at magkaminsan ay hindi na ganoon ang nakikita ng Panginoon na pag-ibig na kagaya ng mga apostol. Kaya sabi ng Panginoon, magtapat ka, magsisi ka, at may pangako ang Panginoon sa kanila. Ituloy mo, an. Ngunit ito'y nasa iyo na iyong kinapopootan ang mga gawa ng mga Nicolaita na kinapopootan ko naman. So, ang kagandahan nito, sinusuri nila ang bawat espirituan kung ito ba'y sa Panginoon o hindi. Kaya nung panahon ni Pablo, di ba, kapag kami nakita silang mali o nagpapakunwaring Kristiyano, ay talagang inaano nila, nire-rebuke nila. So, gustong-gusto ito ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, bumalik ka sa dati mong pag-ibig sa talatang 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong papakaini ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So, mapansin mo, Anne, merong isang appreciation, may isang rebuke, at merong promise. Ang promise, kung magtatagumpay siya, makakakain ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So, ito ay yung mga unang Kristiyano sa unang century o unang siglo. Sa verse 8, Anne, yung pangalawang iglesia. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Tuloy. Nalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, natapwat ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Tuloy. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. At makakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. So, kung papansinin mo, an, yung salitang Smyrna ay mula sa salitang sweet smelling o isang flavor na maaamoy na napakaganda. Ito'y napakagandang itsuraan. Ito ay galing sa salitang mir na mabango. Ang appreciation ng Panginoon sa kanya dahil nalalaman ng Panginoon ang kanyang kapigatian. Kasi liman, pagkatapos ng 100 century ng Christianism, ay pinahirapan na sila ni Diocletio, pinahirapan sila ni Nero, pinahirapan sila ng mga imperador, at dahil sila nga ay nagkalat sa buong Roma, wala nang ginawa sa kanila kundi kutsain, at the more silang pinapatay, the more silang dumadami. Kaya inappreciate sila ng Panginoon, ang sabi, nalalaman ko ang iyong kapigatian at ang iyong kadukhaan, sapagkat wala namang mayaman sa kanila, mahihirap lang sila at pinahihirapan,
At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila yung mga Hudyo ay hindi sila gayon. So, hiniwan na ng Diyos ang mga Hudyo, kundi tinignan na ng Panginoon yung mga tapat na Kristiyano. Pero ang sabi niya, huwag kang matakot, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. So, meron pa silang titiisin pa na ini-encourage sila ng Panginoon. Alam mo, anong sinulat ito, hindi pa sila pinipersecute. Sinulat ito ng AD 90. Ang persecution ay nangyari pa lang noong mga AD 150 at pagkatapos na mamatay ng mga apostol o ni John the Revelator, saka pa lang nagpasimula ang persecution. So, ibig sabihin yung letter na ibinigay sa bawat church ay nag-encourage sa kanila para mahanda ang kanilang sarili sa persecution darating. At ang sabi nga dito, malapit na narito, malapit nang ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. At ang sabi ng Panginoon, magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita, ang sabi, ng putong ng buhay. At sa verse 11, ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. So yung unay putong ng buhay, ngayon naman ay hindi parurusahan. Ngayon napansin mo, meron bang rebuke na binigay sa Smyrna? Halos wala, di ba? Appreciation lang kasi ibinuwis nila ang kanilang mga buhay. Ito ay nasa around 100 plus AD, papunta na ng 300 AD. Kuya Bray, napansin ko, no, talagang kilala ng Panginoon yung bawat iglesia. Kasi din sa mga sulat na pinahatid niya, talagang tugmang-tugma sa kung ano yung kalagayan ng iglesia na yun. Ayan. Kaya wala silang maitatago. Sa tingin mo, darating kaya ito sa pag-aaral na kilala din ng Panginoon yung iglesia natin ngayon? Malamang, yes, hindi maaari. Yes, papunta na tayo dyan, Ann. Kaya subaybayan lang po ninyo at papunta na po tayo sa sinasabi ni Ann. Ano kaya ang tingin ng Diyos sa kalalagayan natin ngayon? Okay, so tuloy tayo sa talatang 12. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim. Nalalaman ko sa kung saan ka tumatahan sa makatwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas at iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinakaila ang aking pananampalataya kahit ng araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. So, itong salitang Pergamo, ito ay siyudad na nasa itaas ng hill o nasa itaas ng mga bundok. At ang Pergamoan ay kilalang kilala sa mga diyos-diyosan. At ito ay diyos-diyosan na tinatawag nating evil gods. Ngayon, parang ang Kristyanismo ay natagpuan sa luklukan ni Satanas. Ibig sabihin, inangat masyado ito, inexalt masyado ni Satanas ang luklukan ng ang mga Kristiyano sa luklukan niya. So, nang panahong ito, alam mo ko, anong nangyari mula AD 300 ay unti-unti na naniyakap ng Romanong pagano ang Kristiyanismo. At itinanghal ang Kristiyanismo bilang opisyal na relihiyon ng buong imperyo ng Roma. At sa pagkakataong ito, dahil sila ay opisyal na, so ang mga kaparian nito ay sumikat. Sila na ngayon ang mangunguna. Dati ay mga pagano, kagaya sa Ehipto. Ang mga sikat noon ay ang mga encantador, ang mga kaldeyo, at ang mga bumabasa ng mga astronomers. Pero ngayon, hindi na pagano, kundi ang advisor na ngayon ng Imperyong Romano ay ang mga kaparian o ang mga sasadote o mga kaparian at ang mga obispo. So, itinaas ito ng maigi, kaya lang, merong kompromiso na ayaw ng Panginoon na iningatan niya ang pangalan pero inilagay niya ito sa kapahamakan. Tuloy tayo, sa talatang 14. Natapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo sapagkat mayroon kadiyang ilan na nanghahawak sa aral ni Balaam na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng anak ni Israel upang magsikain ang mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan at makiapid. At pakiapid. Ang problema, nung yakapin nila ang Kristyanismo, hindi nila iniwan ng Romano ang paganismo.
So, ibig sabihin, meron silang mga Diyos-Diyosan at may pakikiapid pa rin silang ginagawa. So, napakahirap nito, Ann. Dahil nakompromiso ang church. Niyakap nila ang Kristyanismo at ang Kristyanismo naman ay niyakap din ang paganismo. So, nag-asawa ang Kristyanismo at paganismo sa iisa. Ganito ang nangyari. Ayaw ng Panginoon ito. At yung Balaam, alam naman natin na ang pagsamba kay Balaam ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. At alam mo, Ann, kasuklam-suklam ang pagsamba kay Balaam sapagkat dito ginagawa nila yung mga sexual things sa harap ng kanilang dino-Diyos. So, tuloy tayo, Ann, ano, sa talatang 15. Gayun din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nicolaita. Tuloy. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ayan, ang Nicolaita, Ann, ay isang deceptive na Christianism na sinasabi nilang sila'y Kristiyano, pero pagano ang kanilang uri ng pamumuhay. Kagaya ng sa umaga ay magsasamba, sa gabi ay mga nasa kabaret. Naiisip mo na ba, ganito ang nagpo-profess na mga Kristiyano pero nabubuhay na pagano. Ganito ito. Tuloy. So, pinagsisisi sila ng Panginoon. O kung hindi, ay madaling paririyan ako sa iyo. Uh-huh. At babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Okay, so ang sabi sa talatang 17, in-encourage sila ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakaalam kundi yaong tumatanggap. So, may ilan lang na mga tapat anong AD 300 na ito, walang iba kundi ang mga Waldenses, mga Huguenots. At dahil sila'y pinipersecute nung panahon na yon, mismo ng Kristyanismo at ng mga obispo at kaparian, sila'y nagtago sa kalabundukan ng Alps. Ito na nagpasimula ang Great Controversy. So, may nagpapakunwaring mga Kristiyano at merong mga tunay na Kristiyano na nagtapat na bibigyan ng Panginoon ng sila ay bibigyan ng Panginoon ng mana na natatago. So, Ann, pansinin mo, meron siyang appreciation, meron siyang, actually, halos wala tayong nakitang appreciation. Nakikita lang ito, puro rebuke, pagkatapos ay encouragement, rebuke and encouragement. Tuloy tayo, Ann, sa talatang 18. At sa anghel ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kaniyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Tuloy. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Tuloy. Natapwat mayroon akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. Tuloy. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya'y ayaw magsisi sa kaniyang pakikiapid. So, Ann, itong panahon ng Thyatira na ito ay ang dark period, ang tinatawag nating dark ages. At ang Thyatira ay ang kanyang karakteristik, ang sabi na nalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalatay at ministeryo at pagtitiis ang iyong huling gawa ay higit kesa nung una. Ibig sabihin ay nagtatapat siya. So, nung panahong ito, alam naman natin na isa lamang ang relihiyong Kristiyano noon, walang iba kundi ang Roma. At ang ilan ay nakatago doon sa Alps Mountain at ang mga Huguenots. So, kung papansinin natin, nagtatapat ang bayan ng, may mga tapat na bayan ng Diyos, pero pinahihintulutan din ng Kristyanismong ito, ang ilang bagay, yung babaeng si Jezebel. Ang babaeng si Jezebel ay sumasamba kay Baal, kay Balaam. At itong pagsamba kay Baal na ito ay ayaw ng Panginoon. So, during this time,
ay sumasamba siya ng mga maling o mga false worship, kagaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan o sa mga ribulto, mga iba't ibang, binanggit ko sa iyo na binagong mga aral na hindi nataliwas sa aral ng Biblia at kagaya nitong Diyos-Diyosan. Sabi niya, binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. So, paano sila binibigyan ng pagkakataonan? Ito na yung unti-unti nagbibigay ang Panginoon ng ilang mga rebuke sa kanila sa pamamagitan ng mga reformation o mga reformers. Pero hindi pa ito ang pag-a-arise ng reformation. Pansinin mo, Anne, sa talatang 22. Narito akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kaniya sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsisipagsisi sa kaniyang mga gawa. Alam mo, anong dark ages, ito ang pinakamasaklap na ages sa kasaysayan ng buong mundo sapagkat napakaraming namatay sa epidemya, sa mga sakit dahil sa maling mga doktrina. Alam mo, Anne, kung mali ang doktrina, ay magiging mali din ang lifestyle. Halimbawa, ang doktrina ng monghe na hindi naliligo, hindi na ano, hanggang sa mamatay sa gutom, ganito din ang in-apply ng buong mundo. Kaya, Anne, na halos mga villages ay nangamamatay dahil sa dumi, nangamamatay dahil sa sobrang dami ng mga piyesta na hindi na nagtatrabaho ang mga tao at bumabagsak na ang ekonomiya, wala nang makain. Kaya napakasaklap, ang isang paraan ng Panginoon para i-rebuke sila ay ang kahirapan. Kaya tinawag siyang Dark Ages Anne before 14th century sapagkat napakasaklap ng karanasan ng mga tao. At kapag ka may inubo o nagkaroon ng epidemya, lalo na ng mga sakit sa baga, mga wala pang germ theory noon, nangamamatay silang lahat. Hanggang sa nag-isip ang mga tao na sandali lang, mukhang hindi po pwedeng mangyari ito na puro na tayo nangamamatay. Isang paraan ito ng pagre-rebuke ng Panginoon hanggang 14th century. Kaya merong sabi ng Panginoon, at papatayin ko ng salot sa 23 ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa ng ayon sa inyong mga gawa. Kaya ito ay before pa yung Renaissance. So narinig mo na siguro yung Renaissance. Ano? 14th century itong Renaissance, 12th century. So before that ay Dark Ages. Napakahirap, walang tamang medisina, mali ang mga teolohiya, mali ang mga prinsipyong ginagampanan. Alam mo kasi, Anne, kung bakit? Kasi ang iglesia na ang gumampan ng lahat. Sila na lang ang otoridad sa medisina, sila na lang otoridad sa siyensya, sila na lang otoridad sa Biblia, at otoridad sa politika. Kaya ayaw din nilang makinig kung ano ang dapat. Kaya kung mapapansin mo, sila ang nagtatalaga kung anong kalendaryo ang gagawin. At kapag ka, kagaya ni Copernicus na nagsasuggest siya na ang mundo, ang araw ang sentro ng buong solar system. Pero ang sabi ng hindi, dahil ang mundo ang sentro, yung geocentric belief, ayaw nilang tanggapin ito. Maraming mga proposal ang mga siyentipiko na ayaw tanggapin ng Iglesia Romana. Bakit? Sapagkat close-minded sila during that time. Kaya hindi na tutuklas ang dapat tuklasin sa siyensya at nagiging mas masaklap ang kalalagayang pampolitika, pang-ekonomiya at halos napakahirap ng buong mundo. Kuya Brian, napapansin mo hanggang ngayon naman ganyan pa rin yung mga issue na yung siyensya ay hindi taga tumutugma sa mga paniniwalang pang-relihiyon. Oo, pero sa pagkagising ng panibagong reformation ay unti-unti na nating na-discovery ang mas maluwag na paraan ng pamumuhay ng ekonomiya, ng health o kalusugan, at ito ay dahil sa reformation at dahil sa tinatawag nating demokrasya. Dahil nung unang panahon ay talagang ang nagrurule lang ay yung tinatawag nating PayPal system o sistemang pinaiikot ng praile na ultimo ang lahat ng mga hari ay dapat mag-submit sa lahat ng mga praile sa buong mundo. Kaya ang sabi dito, data po at sinasabi ko sa iyo, sabi, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa, data po at sinasabi ko sa inyo, na sa mga iba na nasa Tiyatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. Gayunman,
may nasa inyong panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumarian. Ang sabi, ang magtagumpay at tumupad ng aking gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Kaya, alamuan unti-unti nang binuksan ng Panginoon ang mata kahit ng mga kaparian. At nagbuklat na rin sila ng Biblia hanggang sa sila mismo ay hindi na makapagpasakop sa palagi na lang oppression o yung bang ang kumbaga parang komunista na relihiyon ang ginagamit na paraan. Okay, Brian, napansin ko sa mga sulat ng Panginoon doon sa mga iglesia, kahit nasusulat niya yung mga hindi magaganda na bagay tungkol sa kanila, sa bandang dulo, willing pa rin yung Panginoon na patawarin sila basta magsisi lang sila. Kaya sa bawat panahon may maliligtas. Bagaman ang iglesia hindi perpekto, may maliligtas sapagkat nakikinig sila sa encouragement ng Panginoon na magtagumpay. Sunod na tayo, Ann, sa 3:1, ang panglimang iglesia. Yung nga palang ating kanina ay Dark Ages, so mula 300 AD papatungo sa 14th century. Okay, tuloy tayo. At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may pitong espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay at ikaw ay patay. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit nang mamatay sapagkat wala akong nasumpong ang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Tuloy. Alalahanin mo kung paano iyong tinanggap at narinig at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Tuloy. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi ng kanilang mga damit. At sila'y kasama ko magsisilakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. So ang pagdadamit ng mapuputi, ang ibig sabihin nito ay nagsakripisyo sila ng kanilang buhay at nilinis nila ang kanilang paraan ng pamumuhayan. Pansinin mo ang pagsasabi. Ang sabi dito, magpuyat ka, pagtibayin mo ang bagay na natitira. Alam mo, ito ay ang rise ng Reformation sa pamamagitan ni John Wycliffe. Mapapansin natin na pinag-aralan niyang maigi sa isa itong doktor na kinilala ng Roma na pinakamatalinong doktor ng panahong yun. At sa kanyang pagsisiyasat, nakita niya ang katotohanan at ito'y isiniwalat niya. Kaya nga, noon ipinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia na hindi Latin. Pero dahil nakita ni John Wycliffe na napakahalaga nito, isinulat niya ito sa kanyang sariling vernacular at ipinamigay ito sa lahat ng mga tao. At actually, si John Wycliffe ay inusig at pinersecute pero hindi siya pinrotektahan sa ng gobyerno niya kaya hindi siya napatay. Kaya nagpatuloy siya sa pagsulat niya. Ang sumunod naman ay si John Huss. Si John Huss din ay nakadiscovery din ng mga aral sa Biblia na ang ginawa niya din ay itinranslate din nila ang Biblia at napatay naman si John Huss. Sa isang konseho, sinubok siya at pagkatapos ay hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng mga obispo na magsalita at siya'y sinunog ng buhay. At pagkatapos nung naisunod-sunod ng sinunog ng buhay ang mga taga-Bohemia na nagbabasa ng Biblia at naniniwala kay John Huss at pagkatapos ang kanyang kaibigan si Jerome. Yan, di ba, Kuya Bray, kung isipin mo, napakapalad natin at malaya pa tayo na kapag basa ng Biblia. Di katulad sa kanila, makita ka lang magbasa, papatayin ka na agad. Kaya ang sabi, mga puyat. So, ang pagpupuyat nila, binasa nila ito ng maigi ng walang patid sapagkat kailangan nilang maisiwalat kaagad sa mga tao nang mabuksan ang isip. At mabilis itong nag-spread, At alam mo, sa galit ng kapapahan at ng Roma, ay pinahukay pa nila yung katawaan ni John Wycliffe na tinatawag nilang Archevil, hari ng mga demonyo. At pagkatapos ay sinunog ito at pagkatapos ay inispread nila ito sa river at sa dagat. Hindi nila alam, pag-spread nila nito ay lalo pang nag-spread yung katotohanan ng pagbabasa ng Biblia noong unang panahon. At kagaya nito, sabi dito, alalahanin mo kung paanong iyong tinanggap at narinig at ito pa rin mo.
So narinig nila ang pabalita, tinanggap nila, tinupad nila, magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. So may dalawang ano na, natin dito na huhusgahan ng Panginoon yung mga ayaw makinig, pero bibigyan naman ng Panginoon ng kapahingahan ng lahat ng gusto makinig. At ito ang encouragement niya. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardis na hindi nangagdumi. So may ilang natitirang mga talagang totoong tao na nagpakatotoo sa kanilang panawagan sa Panginoon. Umalis sila sa kanilang pagiging pare, naging nangaral sila, at pagkatapos ay sila na ang nagpasimula ng Protestantismo. At itong Protestantismo ang nagbigay ng mas malawak na pananaw tungkol sa Biblia at nag-publish ng Biblia. At mapapansin natin, sabi dito, sila'y kasama kong magsisilakad na may damit na mapuputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang ilan sa kanila'y namatay, ang ilan naman sa kanila'y naglinis o binago ang kanilang buhay. Kagaya ni Martin Luther. Binago ni Martin Luther ang kanyang buhay at nagbago ang buong Germany. Sumunod na rin ang ibang mga countries sa pagbabago. So hanggang sa ang buong Europa ay naging Protestante na. Ayan, Kuya Brian, marami pa ng pagkakaiba-iba yung mga iglesia. Pero maari mo ba silang bigyan ng pahapyaw tungkol sa pagkakaiba-iba ng mga pitong iglesia? At bigyan mo na rin sila ng mga mahalagang punto na dapat nilang tandaan para sa paksa natin ngayong araw. Okay, so actually, meron pang isa pang iglesia, walang iba kundi yung Philadelphia. Ang Philadelphia naman ay pinuri ng Panginoon. Ito ay mga panahon ng 1840s to 1844. Ito yung Advent Movement. At yung kahuli-hulihan ay yung Laodicea. Gusto kong mag-focus na sa Laodicea, no, bago tayo matapos. Ang sabi dito, ang Laodicea ay sinabi ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. So, sa huling araw, mula 1844, sa pag-ukom hanggang sa atin, ay ang tayo ay maligamgam. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, ikay malahininga, hindi mainit o malamig man, isusuka kita sa aking bibig. So, nagpapagewang-gewang tayo ngayon. At ang sabi dito, sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman, nakadamit na mayaman, at hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, maralita at duka, at bulag at hubad. So, dahil mayaman na nga tayo ngayon, namin na nating alam, educated na tayo, pakiramdam natin, hindi na natin alam. So, ang pagkakaiba-iba nito sa bawat iglesia, ang iglesia natin ngayon ang higit na kakaiba. Bakit? Sapagkat maligam-gam siya. Gusto sana ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ipinapayo ko sana na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy. Ito yung pananampalatayang totoo upang ikaw ay yumaman at mapuputing damit upang iyong maisuot. Ito yung katuwiran ng Panginoon Jesucristo at pamahid sa mata na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. So, ito yung banal na spirito. Ngayon, kung titingnan natin ang pagkakaiba, merong laging rebuke, merong laging encouragement, at merong laging appreciation. Pero sa huling araw, kailangan maging maingat tayo sapagkat sinasabi na tayo'y Laodicea o malahininga. So, mga minamahal po namin, ang gusto po nating sabihin dito na pag-aralan po natin na mas malalim ang pitong iglesia na ito, i-review ko lang ng kaunti. Ang unang iglesia ay nagpapahiwatig sa mga unang karanasan ng Kristiyano, pero ang pinakamahalaga ngayon ay ang panahon natin ng 1844 hanggang ngayon, tayo'y Laodicea. Kaya siyasatin natin, baka tayo isuka ng Panginoon kapag ka hindi natin siniyasat ang ating mga sarili at sinabi natin, hindi ko kailangan ng Panginoon. Salamat, Kuya Bri. O, ikaw kaibigan, ano ba yung iglesyang kinabibilangan mo? Ayon sa mga pinag-aralan natin ngayon, naway nabigyan ka namin ng kaliwanagan. Naway magkaroon ka ng talino sa pagdidesisyon kung ano nga ba yung dapat nating paniwalaan sa hindi. Ang mga dapat sundin sa hindi na iniisip mong magugustuhan ng Panginoon. Kuya Brian? Tayo po ay mananalangin at idadalangin ko po na mas lalo pang mabuksan ang ating pag-iisip sa mga pag-aaral tungkol sa ano, saan kalalagayan na tayo ngayon at anong dapat natin gawin upang tayo mahanda sa pagdating ng Panginoon. Dakila po naming Diyos, batid po namin Panginoon na sa mga karanasan ng mga iglesia, lahat sila ay batid ninyo at alam ninyo kung ano ang dapat gawin. Subalit nakikita namin Panginoon sa mga huling araw na ito na kami ay hubad, kami Panginoon ay dukha,
at maraming pangangailangan. Hiniling po namin, Panginoon, na huwag kaming mabulag ng kayamanan na mayroong kami, ng katalinuhang aming tinanggap dahil sa mga edukasyon. Hiniling namin, Panginoon, na lukuban kami ng katuwiran ng Panginoon Jesucristo at damitan kami ng mapuputing damit. At ganun din, Panginoon, buksan ang aming mga pag-iisip sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na huwag namin, Panginoong, pataasin ang aming mga puso laban sa Kanya. At ganun din, Panginoon, ang gintong dinalisay, walang iba kundi ang aming mga pag-uugali. Hiniling namin ngayon, Panginoon, mahanda kami sa napakalapit na ninyong pagdating at sa paghuhukom sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, tunay ngang pinagpala tayo ngayong araw dahil sa napakagandang paksa natin. Hindi man tayo sumang-ayon sa iglesia, ang mahalaga'y meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Malalim na relasyon sa ating Panginoon. Dito lamang yan at huwag na huwag kang bibitaw. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon dito sa Biblia. Dito lamang sa programang Clear Messages, The Great Hope. You're watching Hope Channel, around the world. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay!